Viernes Lago. Viernes. Ako na po magbabahagi ngayong gabi ay ang tatawag ko. Wala akong mag-belis. Ating kapatid. Walang iba. Pinak. Ano ba yun? Anak ka. Ating disciple. Na magwapo. Bakit? Yung pangatlong sagot na ating Panginoon sa ating time. Wait. Bakit ba
tayo pinag-aantay ng ating Panginoon. Laging pinag-aantay tayo ng ating Panginoon para tawagin natin siya. Kasi yung iba, ginagawa lang dito si Lord. Lord, bigyan mo ko nito. Pag hindi naman binigay, nag-red lock. Lord, nandiyan ko ba talaga? Tagal-tagal ko nang inihiling ito, bang yung paribay. So, may doon natin yung mapansin na tao. Pinatawag nila ng Diyos. Totoo yun. Totoo yan. Kaya tawag mo lang ang Diyos kapag walang-wala ka. Sabi nga, we pray when there's nothing we can pray. Kaya tawag na natin ang Diyos kapag hindi na natin alam yung gagawin natin. Pero ang gusto ng Diyos, pray before you do anything else. Magdasal ka muna bago ka gumawa ng kahit ano. Amen? Kasi nga, pag nagdasal ka bago ka gumawa, asahan mo na ang Diyos kasama mo sa lahat ng gagawin. Amen! Kapag naglalaba ka, sabi nga ano, doon ka lang ang pagdasal. Lord, pagod na ako, hindi naman pala ang lakas. Pero try mo, magdasal ka muna bago ka maglaba. Yung isang sama na labahan mo, tapos mo na, parang hindi ka pa napabago. Amen! Praise the Lord! Totoo yan! Sabi nga, bakit ba tayo pinag-aantay ng ating Panginoon? Kasi tinuturuan niya tayong magtyaga. Magtyaga sa panalangin, pangalawa, patibayin niyang pananampalataya natin sa kanya. Diba? Kagaya ni David, sabi sa Awit 40, verse 1 to 3, magtyaga akong magantay sa Panginoon at dinig niya ang aking panalangin. Sabi niya, itong si David, tagal-tagal niya nang inaantay yung kailangan sa ating Panginoon. Pero, hindi siya nagsasawang manalangin. Hindi niya sinasaya yung oras niya sa nangarangkoy yung tamba. Hindi siya nagre-reclam. Nag-aantay pa nga siya, sabi niya. Ako'y iyong tinuruan ng bagong awit. Ako'y iyong tinuruan ng bagong awit. Papuri sa Diyos ang puso ko. Sinasabit ng aking puso. Kahit sobrang tagal nang inaantay ni David yung panalangin, yung namasabag ng Diyos yung panalangin niya. Araw-araw, ang ginagawa niya, ibig sa mag-reta, pupuri siya. So makikita natin na sa kanyang pananalig, alam niya na kung bakit hindi agad dinidig ng Diyos yung panalangin niya. Alam niya na mas maganda pa yung ibigay ng Diyos sa kanya. Alam niya na tinuturuan pa siya ng Diyos para mas tumibay pa yung pananampalataya. Amen! Okay? Amen! Ganun ang ating Panginoon. Minsan, hindi niya pa binibigay yung pangangailangan natin kahit sobrang kailangan natin. Pangangailangan sa kuryente, sa mga pangangailangan sa bahay, pagkain, tubig. Minsan, wala ka nang makain. Ano? Gagawin mo, wala ka nang makain. Lord, siya pigilin ito. Magdadasal ka rin, di ba? Pero sabi nga, pero si David, bago pa lang, pagising na pa lang sa umaga, ginagawa niya ang magdadasal. Every morning, I pray for you, my Lord, to keep me safe, my Lord. Kagaya nga na, lagi tayong tinuturuan ng ating Panginoon kasi kapag tayo nananalangin, kapag tayo humihingi sa Kanya, dapat hindi natin sinasayang yung oras natin sa mga pag-aantay. Sabi na, hindi pagsasayang ng oras ang pag-aantay sa Panginoon. Huwag mong sayangin yung oras mo sa pag-aantay na yung hinihiling mo, ibigay niya. Of course, ang gawin mo, araw-araw, kumitin ka, magpuri ka, kasi alam mo na bibigay niya yon sa tamang oras, sa tamang panahon. Amen. Kaya sabi nga, He makes all things beautiful in His time. Amen. Hindi pa binibigay sa'yo ng Diyos yung kailangan mo kasi gusto niya ibigay niya sa'yo na pag na, kasi nga nakapagbinigay niya na sa'yo, magkakaroon ka ng lubos-lubos mga galakan. Amen. Amen.
lubos na kagalak. Kasi ganyan ang ating Panginoon. Gusto niya lagi tayo masaya. Gusto niya hindi tayo nalulungkot kung may problema tayo. Sabi nga, problemahin mo ang Diyos ang problema sa problema mo. Napakan po natin ang ating Panginoon. That is good! All the time! All the time! That is good! Will of the Father! Yes, I will! Yes, I will! The will of the Father! Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! So, sa mga pag-iit, kapag tayo humihingi sa ating Panginoon, lagi natin iisipin na sa mga bagay na ipinapakita niya sa atin, minsan, minsan nagkakaroon ka ng problema. Minsan, mga problema mo, hindi mo na, parang ano, naguguluhan ka na. Kasi parang ako, nag-aharap ako ng trabaho. Pero bakit sa lahat ng inaplayan ko, hindi ako natatakot? So, qualified naman ako. Araw-araw ko pinag-putrisan yung trabaho. Bago ako manis, nagadasal ako. Tapos, Sobrang dami ko, tanggap ako sa initial interview, pero pag final ka, wala na. Bakit yun? Yung sa puso ko, nagre-reklamo na ako, pero hindi ko iniisip ko, ano ba yung gusto ipagawa sa akin ng Diyos. Amen! Sabi niya, naisip ko na bakit nga ba hindi pa ako pinagtatrabaho na? Siguro meron pa siyang naisip ko sa akin. Kanya muna. Siguro kasi niya sa kanya, anak, mag-ibig ka muna. Una, totoo yan, yun. Kagaya nang nangyari sa kita ko. 40 year gabi sa kita yun. 40 year tayo, ano siya, mag-masteran niya ata. No? Yun, ganun estado niya na so, nahahapang dito. 40 year gabi na malabang matanggap na trabaho. Sobrang dami yung in-applyan. Ito na siya kay Brother. Brother, hindi ako matanggap. Ano bang dapat ng Lord? Tapos sabi na kayo, kung di ka maglingkod, siguro pinag-iingod ako sa Lord, no? Totoo yun. Naglingkod yung kita ko sa Diyos na ang dalawang taon. Umayaw siya, kahit siya lang mag-isa. Totoo yan. Pahayag siya sa bathroom niya. Pagkatapos yung dalawang taon na yun, lahat ng mga resume na pinasa niya, lahat ng kumpanya binigay niya, lahat yung tambak-tambak na tumawag sa kanya, no? Palapakan po natin ang... Amen! Diyan natin makikita na... Diyos ko lang, totoo yan. Kapag hindi na dinitignan natin, pagkipag hindi na natin tatanggap yung mga kailangan natin sa Diyos, minsan pinapaisip sa atin na baka meron pa tayong kailangan gawin. Meron pang gusto siyang ipagawa, no? Para ma-achieve mo yung desire mo. Amen. Kaya ko ngayon, sabi sa akin ni Brad. Ang tanong din, kinausap din ako ni Brad. Bakit di ka tinatak? Sabi ko, alam ko marami ako pagkukulang sa Diyos. Kasi, yung mga tao minsan, gulit na lang, nakakalimot. Kapag marami nang ginagawa, nakakalimot na lang ang Diyos. Sabi sa akin ni Brad, kung nag-aaral, alam na hindi ko may dahilan ka. Yung nagtrabaho nga sa trabaho ko sa SM. Nagtrabaho nga may dahilan ka. Bakit hindi ka umahal? Ngayon nakatinga ka na ako ba dahilan ka. Kaya nung tumingga ako, naisip ko mag-apply ulit. Pero kahit isa pala talaga, hindi ako tinatanggap. Puro gastos, lahat ng ginastos sa SM na pag-apply ko. Wala pa, hindi ko pa nababawi. Libre-libre yung pinasok ko sa apply, ni Cinco, walang bumalik sa akin na yung sinabi, kinita ko sa sahod, kulang pa. Sabi ko, bakit hindi ko ibalik yung mga gastos ko, bakit hindi pa ako maghanap pa ng trabaho, makasakali. Pero, kahit ano talagang gawin ko eh, kahit yung
parang qualified na ako sa trabaho, hindi pa rin ako tinatanggap. Nag-apply ako ng encoder. Sabi sa akin ng interview, may ilang words per minute, 60 words per minute. Sobrang qualified ko rin. Pero, ang dami yan meron sa akin, kaya mo makuha ng kilos ng hotel, ganyan ganyan. Sobrang dami na tinatanggap, pero sabi ko, para sa akin itong trabaho natin. Kasi, kaya-kaya ko lahat. Pero bakit hindi pa rin ako tinatanggap? Maisip talaga ako. Sabi ko, Lord, pero ka ba talaga gusto ipagawa sa akin? Amen. Kasi kinausap na ako ni brother, sabi niya, magtok ako, papalahin ka niya. Totoo yan. Nagdasal ako din eh, bago ako usap ni brother, mag-pray ako. Totoo yan. Lord, ano bang dapat kong gawin? Mangusap ka sa akin. Ano bang kailangan akong gawin para muli akong mapagtrabaho? Muli akong bumalik sa iyo, makikipin na wala akong pananalit tsaka yung inyayin ng Espiritu. So, maya-maya kinalagot ako ni Brad. Parang ito na yun. At so, prayer na tayo. Sabi ko, sabi ko lang, talk na. Amen. Para papalayan ka lang. Totoo yan. Totoo yan. Amen. Harapakan po natin ang ating pala. Ayun po mga kapatid. Sa ating pag-ingi sa ating Panginoon, huwag natin iisipin kung kailan ito darating. Huwag natin iisipin na huwag natin iisipin na parang alayo ng Diyos sa atin kasi hindi niya dinidinig yung hinihiling natin. Lagi natin isipin na yan ang ating Panginoon. Katabi lang natin siya. Tinitingnan lang niya kung hanggang saan yung pananampalataya mo. Tinitingnan lang niya kung lagi ba siyang hahanapin, lagi ba siyang tatawagin. Kasi ang ating Panginoon, napakabasiloso niya. Gusto niya lagi mo siyang kinakausap, di ba? Yung asawa mo, ba, minsan, Number two na lang dapat pag-aralan natin. Kasi dapat ang ating Panginoon ang highly priority natin eh. Diba? Ako nga minsan na pais. Ang tagal-tagal kong girlfriend. Tagal-tagal namin ang usap sa kasasayin. Dalawang oras, tatlong oras. Pero bakit pagkausap ko ang 2-10 seconds eh? Ano ko? I-pray na ako. Ano, ang pinipipray ko lang yung pagkain. Rest as all your best that gives. 10 seconds lang. Pero pagkausap mo yung mga ano yung trip mo, inaabot ka na ng 3 oras, no? Baka kaya hindi natin sa ilo si Lord. 10 segundo mo lang siya kinakausap para ba? Kaya yun. Kaya siguro, hindi ako binibigyan nila ng pagkakawa. Kaya, amen. Yan, amen. Sabi ko, Lord, alam ko pag sinunod ko yung kalooban ko, yung kalooban ko naman, ibibigay. Ano yan, amen. Malapuan po natin. Woo! Ito yan! Humapa naman tayo sa anak. Humanap at ikaw ay asusok. Sapagkat nakasusumpok ang bawat humahanap at pinubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Sa Biblia, ano ba ang tinuturo sa Biblia? Sino ba ang dapat natin nagawin? Sabi, seek ye first the kingdom of God and all these things and his righteousness shall be added unto you. No? Sabi na yung kaya nahanapin natin. Bakit? Ang paghahari ng Diyos. Nasa Panginoon ng lahat eh. Naghahanap pa ng trabaho, naghahanap pa ng kagalingan, naghahanap pa ng pangangailangan mo. Kayo ba makahanap yan? Kay Lord lang, di ba? Amen? Sa trabaho, para makapagtrabaho ka, anong kailangan mo? Requirements.